sa mga lalaki na may asawa, sa inyong lahat dyan, na mahilig magbangkin, ito ang ipapalo ko sa inyo. Talaga namang masarap magbangkin eh, no? Eh, papalo ko sa inyo. Kalimutan na ninyo magbangkin. Ang gawin nyo na lang, isama yung misis nyo, magbangkin-bangkin kayo sa kama. Anong advantage ng bangking-bangking sa kama? Pag nag-overshoot, shoot pa rin. So doon na lang ay magbangking-bangking. Sabi ng babae dyan, yung ladies, yung lady rider, alam mo, tama si sir. Tama daw ako eh, gusto niya rin mga bangking-bangking, no? So again, gentlemen and ladies, walang ibang magmamalasakit sa ating nanay kundi tayo-tayo rin lamang. Laging alalahanin, ibigin mo ang iyong kapwa na kaya ng iyong sarili. May napansin ka, bro, expert at least ko ng motorsiklo mo. Pag nasita ka ng MTO, 10,000 ang multa. Kapag timali ang nakasita sa'yo, 5,000 ang auto. Ayusin mo yan. Mga kapatid, magmalasakit po tayo. Ngayon, napansin mo, walang helmet mo, mag-helmet ka. Pag nakatay ka, kawawa ang pamilya mo. Okay? Simple yung simple. Again, gentlemen and ladies, Matthew 22:39, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Mga kapatid, ulitin mo, magmalasakit tayo sa ating kapwa. Tol, kapag nakita mo yung barkada mo, walang helmet at wala kang pake, ay tuturing kang parang hayop. Walang pakialam. Walang pakialam. Dapat meron tayo pakialam. Bibigyan mo kapay na isang halimbawa. Sumatakbo ka. May nakasabay ka na walang helmet. Simple lang ang gagawin mo. Pinig! Effective yan. May nakita ko, mag-asawa, ang helmet ko nila, nakalagay sa siko. Eh, malayo ako. Pinig! Tumigil. Tumigil po. Tumigil. Nag-ente. Gawin nyo rin yun. Senyas kayo. Pag hinagol kayo, bilisan nyo. May nakita ka! May nakita ka! Yung kapote, kumakaway sa kadena. Delikado yan, tama? Simple lang, umuulan, huwag ka magtagal ng kapote, gentlemen, inip! Titigil po yun. Titigil yun. Oh. Maliban kung by the way, mga kapatid, pabayaan nyo, pabisan-bisan, magsasalita ako ng bad words, ha? Problema yun, pag sininyasan mong ganon, na-generate lang, ha? Galit yun. Now, nagiinuman kayo. Inuman. Pare, napapansin ko lagi ka na yung motosiklo, walang helmet. Eh, yame yung pare, maniwala ka dyan kay Kenneth Musita. Pare, alalaan nyo, maganda ng misis mo. Pag namatay ka, pare, punta nyo na. Disgrasya ka. Oh. Usapan ko mo, ladies, mga kapatid na kababayan, hindi ko kayo iniinsulto. Sabihan nyo ang inyong asawa na lalaki. Di, pakiingat ka. Pag namatay ka, hindi ko alam kung kaya ko ang tukso. Takutan na yan. Takutan na. Ah, takutin yung mister nyo. Yung usapan ko to, ako po ay kompleto. Love is smart, son. Kung kayo ay may kailangan sa akin, huwag kayong magte-text. Maraming nagte-text sa akin, baka hindi ko mabasa. Kung may kailangan kayo, tumawag kayo kahit alas 12 ng gabi. Huwag nyo lang gagayain yung iba. Alas 2 ng madaling araw, ping, ping, ping. Hello, good morning.
Sir, pasensya na po, testing lang. Grabe. Ako po, hindi nagpapatawa. Totoo yan. Doon ko napatunayan na may rider na bomber. Alas dos, testing lang. Huwag niyong gagalahin nyo. Kasi pag nag-ring-ring kayo, alas dos, testing lang. Iisipin ko, ay, totoo pala na may tanga na rider. Anytime, pwede kayong tumawag. Mga kapatid, ang aking contact numbers, pwede ninyong ibigay sa inyong kakilala, kamag-anak, kahit kanino. Pwede ninyo ibigay. Isa lang ang sabihin ninyo. Pare, yan ay number ni Colonel Bosita. Pwede kang tumawag anumang oras ng araw o gabi. Pero kung sinadya mo lumabas, huwag kang tatawag. Walang mangyayari. Mga kapatid, yung nagsasabing konsentidor si Colonel Bosita, sinungaling ko yun. No? Sinungaling yun, 100%. Hindi po ako nakongonsinti. Sapagkat, halimbawa, konsentidor ako, si partner tumawag, walang helmet, pinatrinuhan ko. Wala na. Wala na, hindi na kayo susunod sa batas. O ano mangyayari, magkakamatay kayo. So, kontra yon sa ating advokasya kasi numalingan po ang sinasabi ng iba na ako ay konsentidor. Now, unawain mabuti. Unawain mabuti. Kung ikaw ay may paglabat, pero ikaw ay inaabuso, tumawag ka kay Colonel Bosita. Anong halimbawa no? May isang babae, tumawag ating gabi, siya ay nahuli ng pulis. Walang helmet. Tanggap niya na siya ay may paglabag dahil walang helmet. Ang tanong niya sa akin, Colonel, tama ba na kami hinuli walang helmet? Pero yung pulis na dumaan, walang helmet, kumaway pa class A. Oh. Mali, di ba? Tinanong ko pulis, bro, si Colonel Bosita ito. Lugi tayo kung tayong dalawa ay mag-aaway. Isa lang ang gusto kong mangyari. Sagutin mo ako ng tama, totoo at diretso para hindi tayo mag-aaway. Yes, sir. Yan ba ang karam mong babae na rider? Nahuli mo dahil walang helmet? Yes, sir. Very good. Totoo ba na may classmate kang pulis na ka-uniforme? Walang helmet, kumaway-kaway pa sa'yo? Yes, sir. Tinikita ko, hindi. Hindi, sir. Bro, itawag mo ang lady rider. Pagkakuha niya, ginagawa mo. Kung hindi mo kaya ipatupad ng patas ang patas, mabuti pang manahimik ka na lamang. Bakit ikinukwento-kwento sa inyo? Kahit ikaw ay may paglaban at may pangakuso sa party mo, pwede kang tumawag ipagtatanggol. Klaro? Ipamigay ninyo ang aking numbers. Mga kapatid, huwag niyong galaan yung iba. Ang daming tumatawag sa akin, sir, rider po ako. Kasi po yung aking pinsan, huwag nang ganon. Yung dadaan pa doon sa isa, tapos simplihan na natin kung sino yung sangkot sa problema, doon ibigay ang number. At sabihin, tumawag sa akin, mga kapatid, wala akong pinipili. Hindi ako nagtatanong sino ka. Anong pangalan mo? Wala akong tinatanong na gano'n, direct to the point. Kapatid, anong problema? Diretso na, wala nang maraming kwento. Ah, by the way, speaking of kapatid, kapag kakamalan akong iglesia, ako po ay katoliko. Pero hindi ko tinatakoy na iglesia. Mga kaibigan ko po, mga leaders na iglesia at mga kasapi na iglesia. Ano? Ganyan, bakit madalas namin madinig sa iyo ang salitang kapatid? Yon ang alam kong pamamaraan para iparamdam sa inyo na tayong dalawa ay magkapatay lamang sa Panginoon. Hindi ako kernel, hindi ka tricycle driver.
Kaya ang tawag ko, kapatid. At pangpro, pag sinawag kitang kapatid, duda ako sa pagkalalaki mo. Kasi kung ikaw ay baby, hindi kita tawagin bro, baka magalit ka. Di ba? Kung tawagin naman kitang baby, baka ma-open ka. So pag duda ako sa'yo, ang tawag ko sa'yo, kapatid. Pero pag tingin ko sa'yo, tunay ka lalaki, bro. O kaya dyan, yung tawag ko, kapatid, alam niyo na ha. Duda ako sa pagkalalaki mo. So again, ladies, pwede ninyong ibigay ang numbers ko sa iba. Okay.